Pilipinas, no? Aprobado na po ng presidente ang classification para sa buwan ng Marso, no? Mananatili po sa General Community Quarantine or GCQ classification ang National Capital Region, Baguio City at Davao City. Kasama rin po sa GCQ ang Batangas, ilang lugar sa Cordillera Administrative Region, gaya po ng Apayao, Kalinga at Mountain Province sa Luzon. Mag-GCQ rin po ang Tacloban City sa Visayas, Iligan City at Lanao del Sur sa Mindanao. Lahat ng mga lugar na hindi po natin nabanggit ay nasa Modified General Community Quarantine. Na naaprubahan din po na inyong IATF kahapon ang Uniform Travel Protocols ng lahat ng local government units. Ang Department of the Interior and Local Government ang siyang gumawa ng Uniform Travel Protocols sa pakipag-ugnayan sa Union of Local Authorities of the Philippines, League of Provinces of the Philippines, League of Municipalities of the Philippines, at League of Cities of the Philippines. Ito ang ilan sa mga salient provisions ang nasabing protocol, no? Hindi na po required na sumailalim sa COVID-19 testing at isang biyahero, liban na lang kung ang LGU of destination ay humingi ng testing bago ang biyahe. Ang testing ay limitado lang po sa RT-PCR test. Hindi na rin po required na mag-quarantine ang biyahero, liban na lang kung sila ay nagpakita ng sintomas pagdating sa LGU of destination. Patuloy na ang pagpapatupad po ng mahigpit na minimum public health standards tulad ng physical distancing, hand hygiene, cough etiquette at pagsuot ng face masks at face shields. Mahigpit din po na ipatutupad ng clinical at exposure assessment sa lahat ng ports of entry at exit, samantala ang health assessment ng mga pasahero ay mandatory upon entry in the port terminal at exit sa point of destination. Pagdating naman po sa kinakailangan ng dokumento, hindi na po required ng travel authority na galing sa Joint Task Force COVID Shield at Health Certificate. Ang mga APORs or authorized persons outside of residence or na nagtatrabaho sa gobyerno ay kinakailangan magpakita ng ID, travel order at travel itinerary. Kailangan din nila makapasa sa symptom screening sa ports of entry and exit. Samantala, ang Safe, Swift and Smart Passage, SPAS, Travel Management System ng Department of Science and Technology ang magiging one-stop-shop application communication para sa mga biyahero. Ang staysafe.ph sistema ay gagamitin naman para maging primary contact tracing system. Ang iba pang existing contact tracing applications tulad ng TraceApp ay kinakailangan mag-integrate sa staysafe.ph system. Pumunta naman tayo sa mga puerto at terminals, no? Kailangan may sapat silang quarantine at isolation facilities, no? Lahat ng ports and terminals ay kinakailangan magkaroon ng referral system kung saan ang mga biyaherong may sintomas ay pupwedeng ilipat sa quarantine or isolation facilities kung saan ang mag-aasikaso sa kanila ang Bureau of Quarantine sa mga paliparan or local health officials para sa LGUs. Lahat naman po ng mga bus sa Metro Manila na biyaheng probinsya ay kinakailangan gumamit ng Integrated Terminal Exchange bilang central hub for transportation. Walang bus company at public transport ang pinapayagang gumamit ng private terminals. Ang mga LGUs po ay pwede rin magbigay ng transportation sa lahat ng biyahero na magta-transit mula sa isang LGU papunta sa isa pang LGU in cases of arrival sa air at seaports papunta sa kanilang endpoint destination. Titiyakin ng DALG, Department of Health, Department of Tourism, Department of Transportation, DOST at Philippine National Police, pati na rin ang LGUs ang maayos na pagpapatupad ng mga nasabing protocols. At papasalamat po kami sa lahat po ng ating lokal na opisyal. Dahil kapag meron po tayong common procedure, mas mapapabilis po ang pagbiyahe sa loob ng Pilipinas. Inaprubahan din po ng IATF ang rekomendasyon ng National Immunization Technical Advisory Group o NITAG at DOH Technical Advisory Group na gamitin ang Sinovac for healthcare workers. Sinabi nga sa briefing ng DOH kasama ang NITAG kahapon na ligtas ang bakuna na Sinovac. Ito ay safe vaccine at mapapakinabangan or beneficial ito sa healthcare workers. Dagdag pa ng DOH, binibigyan ng healthcare workers ng pagkakataong pumili ng bakuna na nais nila. Walang sapilitan, walang mahuhuli sa pila, walang mabawala sa pila. Ang pagbabago po sa ating protocol, kung ayaw po ng healthcare worker ang Sinovac, po pwede po siyang tumanggi at hindi mawawala yung kanyang prioridad kapag dumating na yung bakunang gusto niya. Pero pang healthcare workers lang po yan, ha? Sa lahat po, kinakailangan pa rin talaga kung ano po ang nararian ay tatanggapin natin. Kung ayaw naman po, ay wala talagang sapilitan.
Kaugnay pa rin sa bakuna, excited na kami dahil bukas ay darating na po ang bakuna. Personal pong sasalubungan ng ating presidente kasama ang kanyang ang inyong abang lingkod at sa Senator Bongbong at iba pang miyembro ng gabinete ang unang batch ng COVID-19 vaccines na galing mula China. Ito ay mangyayari bandang alas 5 ng hapon sa araw po ng Linggo at magkakaroon po tayo ng special na press briefing, no, para ma-cover po itong event na ito.